shall of the flesh reap corruption. O muna, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Okay, so ulitin ko lang po sa 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na muli na ipag-aaralan. I pray, Panginoon, ang message namin yung umaga at hapon. We pray na kayo. May buong kumilos, Lord, tumimuto sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isip na, Panginoon, ma-indominate. Dahil marami po minsan ang ihina. Kami po'y naapektuhan, Panginoon, na kung anong bagay sa aming buhay makikita namin ngayong umaga. Lahat ito, Lord, we pray na mas makita namin, Panginoon, ang dahilan ba't hindi kami dapat panghinaan, Panginoon, sa umaga ito. Kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan na, gumpisa na. So, okay, medyo meron din COVID. Good morning sa lahat. Good morning. Title po nito is To Faint or Not to Faint. To Faint or Not to Faint. Medyo sikat yung ganyang title eh, no? Kasi alam mo, parang tula ata yan eh. To ganyan or not to ganyan. So kasi minsan tayo ay nag-iisip, di ba? Mag-church ba ako ngayon? Medyo masakit yung ngipin ko eh. Huwag muna. Di ba? Mag-church ba ako ngayon? Medyo meron kaming ano eh. May birthday sa amin eh. Di ba? Mag-church ba ako ngayon? Umuulan? Mag-church ba ako ngayon? Mag-church eh, no? Gusto winning ba ngayon? Hapong, wala tayo. Okay? Pero yung church, di pwedeng wala. Kasi dito lang kami. Pero, ano pa? Mag-practice ba ako ng choir o hindi muna? Kasi minsan, nangihina. Alam nyo naman nangihina, di ba? Sino dito malakas? Nung kami mga bata, malilikot din kami. Okay, palakasan yan. Sa basketball, talagang pati ba yan, di ba? Kaya ako, hindi ako masyadong basketball eh. Ngayon, bandang college na kami, ah, high school, ngayon kaming taekwondo nga. So, ganun din yun, patigasan din yun, minsan. Iba, tinatamad na, di ba? Huh! Yeah! Huh! Yeah! Iba, wala ano. O, sige, sige ba! So, nakatotawa ko rin, pumipila kami, oh. Sipa, sipa. Nakikita mo, sino yung pagod na eh. Sino nangihina, di ba? Masaya yun eh. Lalo yun, ganyan, no? Kahit ganyan lang yun, gaganyan-ganyan kami, oh. Nakakapagod yun, pag ano, eh, tatlo. Taekwondo! Taekwondo! Papagod. So, pero gusto mo malakas ka, di ba? Kaya, yung mga lalaki naman, hindi, pa-impress sa babae, pag gano'n kami eh. Kaya gusto natin malakas tayo, amen? Ganun din sa utak, di ba? Minsan, gusto mataas yung grace mo, iba, pinopost pa sa Facebook yung ano eh. Mga grace. So, ipiplex eh, no? Ineplex. Iba na, walang mapagmalaki, walang muscle, walang utak. Iba na lang, ano na lang pagmamalaki? Pakit na lang. Ano pa? Iba naman, ano eh, di ba? Pero hindi, dumuna tayo sa kalakasan. So, ayaw natin na mahina tayo, lalo mga lalaki. At tama naman yun. Pero this time, this morning, pag-uusapan natin, siyempre spiritual. Ayaw natin nang mahina tayo. At paano masabing mahina yung ano? Yun nga, kanina nabanggit ko, konting ano lang, konting pagsubok lang sa buhay, ayaw na. Ayaw na mag-church, or minsan, bilang mo na yung attendance, di ba? Konting ano lang, dati nagme-memorize. Nako, may module kami. Singit mo, di ba? Kaya nga, hanggat maaari, gusto kong maging example sa inyo eh. So, nga, nag-atabaho na, pastor pa, kakabisado rin ako, mabasa din akong Bible. Siyempre, kailangan ko talaga yun eh, bukod sa gusto ko yun. Okay? Pero, gusto kong maging halimbawa sa inyo. Kayo ganun din. Hindi ko siya nag-aaral kayo, hindi na kayo makakapag-church. Ganun ba yun?
Natrabaho ako eh. Lahat tayo nagtatrabaho. Ano ba? Okay? Ano ba excuse? Wala ka dapat excuse. Ngayon, yung mga bago kasi, nag-observe pa yan. Okay lang yan. Pero ayaw natin na maging mahina sa pananampalataya. Okay? Yung physical, medyo ano pa yan, hindi ganun importante sa Bible eh. Tsaka pwede ngayon, marami ng mga machines, may computer. Yung dati natin kahinaan na na-augment yan ng ano, computer, minsan ng machines. Pero ngayon, spiritual, walang ano dyan. Walang papalit dyan. Amen? Virtual. Uy, nag-church ako. Virtual lang. Nanood lang ako sa TV. So, hindi church yun. So, ngayon, minsan, kung may sakit, at least nakakatulong. Yan ang maganda dun. No-augment, di ba? Pero ang talagang church, face-to-face yan. So, ngayon, isa-isayin lang natin to para simple lang format natin ha, ngayong araw. So, titingnan natin mga bagay na nagpapahina sa atin. At pangalawa is yung mga bagay na mga dahilan para hindi dapat tayo manghina. Okay? Ulitin ko ha. Yung mga bagay na nagpapahina sa atin, syempre magre-reflect tayo dyan. Ito pa yung nagpapahina sa akin, ba't ko gagawin to? Ba't ko hindi iwasan to? Dapat iwasan ko to yung mga nagpapahina. Okay? Tsaka yung mga solution para sa mga panghina. Tsaka pangalawa is baka ito mamaya ng hapon. Ano yung mga dahilan? Bakit hindi ako dapat manghina? At nasa Bible po lahat yan. So number one, ano yung mga bagay na nagpapahina sa atin? Para masolusyon na natin. Hindi ko na ano to ng ano ha, ng pagkakasunod-sunod. Pero okay na yan. Intindihin nyo na lang. Okay? Okay na yan, Stephen. Number one, ito yung gustong-gusto natin. Alala nyo yung kwento ni Esau? Genesis 25. Number one, nagpapahina sa tao at marami ito. Mayroon akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na example. Kaya yung mga anak ko, lagi sinasabi ko, gawin nyo to. Alam nyo yung kwento ni Esau? Ano nangyari kay Esau? Siya ay nag-hunting, di ba? Hindi yung masama yun. Kaso, medyo inisaan pa siya ng kapatid niya. At yung kapatid niya, nagluto ng masarap na pagkain. Okay, steak ata yun eh. Or stew. Yan, and Jacob had pottage. And Esau came from the field and he was faint. So, ikaw nga naman galing ka sa trabaho at gutom ka, manghihina ka, di ba? At nasabi dyan, alam niyo na kwento dito, and Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with the same red pottage, for I am faint. And then, ito naman si Jacob, loko-loko rin. So, ginawa niya, binibenta niya yung birthright. Pag siya lang yung birthright, ito yung parang advantage ng mga panganay sa kanyang mga bunsong kapatid. So, sa inheritance, doble yung kanyang mamanahin. Okay, ganun yan. So, ngayon, hindi pinahalaga ni Esau yun. Anong pinahalaga niya? Pagkain. Okay? Kaya number one natin, bakit tayo nanghihina? Very simple lang. Lack of food. Sino nanghihina na? Parang nanghihina na si, ano eh? Jacinth eh. Nanghihina ka na ba? Sino nanghihina ngayon? Hitang-hita ko kayo eh. Diba? Kumain ba kayo? Di ba madalas sasabihin sa inyo, lalo mga speaker, amen! Ang hina ng amen. Kumain na ba kayo? Bakit ganun? Kasi, una nagpapahina sa atin pag tayo ay hindi kumain or gutom tayo. Ba't ang sinasabi yan? Obviously, ito mga example natin dito, isa-isayin muna natin ha. Genesis 47, ano nangyari doon? Lalo nyo ba yan? Yung time ng famine, di ba? Sabi dito, and there was no bread in the land, for the famine was very sore, so that the land of Egypt and all the land of Canaan fainted by reason of the famine. So, nanghihina yan. So, sino ba yung nanghihina ngayon? Ah, balitaan ko yung Venezuela, lalo yung Venezuela. Mayaman dati yan eh, kasi sa oil. Ang nangyari sa kanila, pumasok yung mga socialist idea sa kanila. Alam niyo yung socialism? Yung equality, kunwari. Sabi na, dapat lahat tayo, pare-pare ng sweldo. Lahat tayo, papakainin ng gobyerno. Okay, tama ba yun?
Maganda yung kung ikaw yung bibigyan, di ba? Kaso, hindi mag-workout yun. Kailangan sa kahit anong bansa, magsipag. Ang ganyan, magpabaho, para tayo lahat kakain. Siyempre, yung masipag, yun ang medyo mas meron, di ba? Yung nangyari sa kanila, yun nga, naging socialist na sila doon, communist. Hindi masyadong communist, pero socialist. Ang nangyari, naghirap sila. At sabi doon, may pumipila na sila sa pagkain. Muntalang dati, mayaman yung bansa nila. So, ganun po yan. Pag may taggutom, mahina ang bansa. So, ganun nangyari dito. Alam nyo na, Egypt, tsaka Canaan, may taggutom, nangihina. The judges, so ito, alam nyo na rin to. Hindi nyo pa alam. Kilala nyo si Gideon? Si Gideon yung sikat na judge. Ang nangyari sa kanila, kahit magaling sila, di ba? Alam nyo ba yung ginawa ni Gideon? Di ba yung 300? Tinalo nila yung kalaban nila. Midianites ba yun? So, pero sabi dito, and Gideon came to Jordan and passed over and hid, and 300 men that were with him faint, yet pursuing them. Sabi sa 5, and he said unto the men of Sukkot, give, I pray thee, you loaves of bread unto the people that follow me. For they are faint, and I am pursuing after Ziba, Zalmunna, kings of Midian. So, yung sabihin, hinahabol nila yung kalaban. Ano na sila eh, mananalo na sila kaso, gutom na sila. Nangihina na sila kasi kanina pa sila nakipaglabanan eh. So, ang hirap, di ba? Sabi nila, hindi na mahabol to, kaya nanghingi sila ng mga pagkain. Okay? Then, 1 Samuel, ito naman si David, Jonathan. Kung alam niyo yung kwento kay Jonathan, sino si Jonathan? Kapatid ni anak ni Saul, kaibigan ni David. May preaching tayo dito, di ba? Ang problema, may kalaban sila. Itong si Saul, medyo loko-loko na rin kasi lumayo siya sa Diyos eh. Hindi niya alam ginagawa niya. Sabi niya, hindi, walang kakain. Dapat mapatay niyo muna yung ano. Habang hindi niya napapatay yung kalaban, walang kakain ha. Eh di lalo sila nahirapan. Nakita niyo yung kalokohan na yan. Minsan, ganyan yung mga Kristiyano eh. Okay? Then answered one of the people and said, thy father straightly charged the people with an oath, saying, cursed be the man that eateth any food this day. And the people were faint. So, kalokohan ito ng hari. Okay? So, nagutom sila. Muntikan silang hindi manalo. Pero ang kumain si Jonathan, kasi hindi niya narinig daw yung utos. Eh, papatayin ba siya bandang huli? Anyway, hindi naman natuloy. Psalms 107. Psalms 107. Magutom na tuloy ako. Magkain. Okay, basa po. Ready, go. Hungry and thirsty, there's so great help in them. Malino ba? Kaya huwag kang papagutom. Lagi sinasabi sa mga bata, lalo breakfast. Kasi gusto winning tayo, gutom. Kaya, ano ba yun? Tinanong mo naman, oh, kumain ka na ba? Kahit hindi pa, oo. Mamaya, ba't parang nalalata ka na dyan? Hindi pa kumain. So, lagi yung tatandaan yan, sa tabao natin, kailangan busog, okay, mayroong tubig. Kasi, ano mangyari sa'yo daw? Manghihina ka. At pag sinabing faint nga, ibig sabihin, mahihilo eh. Parang ganun yan eh. Manlalata ka. Last. Okay, dito sa New Testament. Pwede nga tayong matapos na dito eh. May basa, ready, go. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Sa Mark 8. Pareho lang po ito. Ako na lang gabasa. Sabi dyan, and if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way, for diverse of them came from afar. So, bakit ito daw mauhilo daw sila? Ito yung feeding of the 5,000 or 4,000. So, kasi yung iba ay malayo yung bahay. Pag hindi nakakain, ano mangyayari? May hilo. But especially dito, sabi dito, para daw silang mga tupa na walang
Shepherd. So nakakita na ba? Ngayon, di uso kasi dito sa atin yun eh. Isipin mo na lang aso. Sino mahilig sa aso dito? Ako hindi eh. Pero alam ko yung aso, pag napabayaan yan, di ba? Ano mangyayari dyan? Mamatay yan. Especially mga aso natin. Kasi sanay na silang pinapakain mo, di ba? So, ang lesson dito, paano hindi ka manghina? Ano dapat? Kumain ka. And spiritually, kasi alam na natin yun, automatic nga yun, sa physical, di ba? Pero minsan nga, yung mga bata rin, ang hinang kumain, sabi yung mamean nyo. Iba sa inyo, pinapakain na kayo dito, di ba? Tapos ang kukunin lang, sabaw. Ano yun? Kahit itong mga anak ko minsan, ang hinang kumain, sabi ko, dyan na pagkain. Kain na, nakakasar, di ba? May naintindihan ko yan. Nung bata kasi ako, medyo ganun din daw ako eh. Daw talaga yun. Alam ko. Kasi parang wala akong gana. Pero lalabanan mo yun. Amen, mga bata? Pag wala kang gana, labanan mo yan. Hindi pwede yun. Kasi manghihina ka lalo. So, spiritually ngayon, ano na yan? Bakit sila daw nanghihina? Si Esau nanghina kasi wala nag-guide sa kanya eh. Parang ang kwento kasi niyan, may favoritism, di ba? Yung magulang nila. So ngayon, ang galing niya mag-hunting, di pala siya marunong magluto. So parang sa halip na pareho silang marunong sa labas, pareho silang marunong sa loob, or nagtutulungan at least, eh nagselusan pa. Nakita niyo yung kahit sa church, ganyan eh, minsan eh. Minsan mayroong magaling ditong umawit, may magaling magtugtog. Ba't wala tayong special number? Hindi magkasundo yung dalaw eh. Di ba? Kahit sa amin nun, may rinigaw, nagreklamo, ganun eh. Gustong umawi, tayo siyang tugtugan. Kasi nga, yung marunong, syempre may ibang gagawin. Hindi dapat ganun. Dapat at least may willing na akong kumanta eh. Kaya ang ginagawa madalas, magpa-practice yun, nandun na. Doon na magpa-practice yun sa ano. Oh, special number. Doon na siya magpa-practice. Kaya pagkatao, sabihin ng mga tao, more, more, practice. Asal eh, no? So, pag magaling kayo, tulungan nyo yung iba. Amen? Kasi nga, minsan, bakit sila tayo mahina? Kasi walang, mamaya tayo doon, famine, minsan, ganun talaga. Pero pag may famine, nandiyan naman ang Panginoon, di ba? Nabanggit na yung brad ka last time, di ba? Sino ka dito yung kay Ruth? Ganda ng lesson nung kay Ruth eh. May pagkain naman sa kanila, hindi lang ganun karami. Umalis siya, lalo siya nawalan. Nakita nyo yun? Tiwala ka lang sa Diyos, kahit family niya, may pagkain dyan. So, pwede ka rin magdala ng pagkain. Yung army, bakit di ka nagdala ng pagkain? Hindi nyo ba alam, papagurin kayo? Patayan yan eh. And then, syempre, yung kalokohan ni Saul, nakita natin doon, mali yun. Pagkain, importante. Lalo pag sundalo ka. So, ganun din sa atin. Kaya sabi, minagsabi sa atin, like, soul winning tayo, di ba? Basta, ba't puro kain tayo ng kain? Parang masaya, di ba? Tsaka, pag nagtrabaho ka, kailangan ay pagkain. Ang sabi doon kanina. So, ngayon, spiritual application nito, ano? Sabi kanina dito, ang ganda dito, sa they were scattered abroad as sheep having no shepherd. So, sa atin ngayon, importante ito, ano yung maling ginagawa ng iba? Bakit gutom? Spiritually. Meron tayo dyan, may mga nasyaran tayo, ligtas. Salamat sa Panginoon. Kaso, makakain ka ba? Mag-isa ka lang, wala ka sa church. Sabi dito, kaya yung pastor, ang ginagawa niyan, pinapakain yung tupa. Nilalagay sila doon sa maraming pagkain. Alam niya yan. Yung mga tupa, ganyan-ganyan. Ay, may pagkain. Namaya, wala na. Ay, may pagkain. May lason pala yun. So, sino pag tupa ka, pag kristyano ka, nasan ka dapat? Para kumain ka ng tuloy-tuloy, masustansyang pagkain, spiritual. Hindi nalilito ka. Ang dami dyan wolves. Ang dami mga false teacher dyan. Saan ka pupunta? Dapat. Walang iba kundi sa church. And that pangaral ngayon, iba, ang daming ganyan. Ang hirap minsan usapin. Kasi nga, ang dami ng mga false church ngayon. Ngayon, puro online na lang. O saan kayo nag-church ngayon? Ngayon, nakikinig ako kayo, no, online. Hindi ka member doon. Hindi ganoon ang desire ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Makikinig-kinig ka lang. Kaya yung iglesia ni Soriano, di ba? Eh, namatay, ganun lang, TV lang naman sila nanonood eh. Tapos, yayabang pa. Kasi pinapanood nila, puro debate. Nakesyo natalo doon yung Baptist, eh, pinapatay na ng ano eh. Ng mikropono eh.
Tsaka hindi biblical yung ano, debate, hindi yan hinahanap. Dumarating na lang yan, paghandaan mo, pag dumating. Kung hindi mo hahanapin. Amen? So, ganyan sila, nakikinig lang ng TV. Hindi yung church. Amen? So, kung matalino ka, kung ligtas ka na, saan ka pupunta dapat? Very basic to, di ba? Gusto mong kumain? Saan ka pupunta? Sa? Kusina. Pag physical, di ba? Pero pag spiritual, saan ka pupunta dapat? Sa church ka papakainin doon. Ngayon, pwede ka naman puntaan sa bahay nyo, pero medyo mahirap yun eh. Hindi practical. At tulad nito, ipaghahandaan to, tapos papakainin kayo sabay-sabay. Maganda yun. So, may amen, mayroon tayong awitan. Yung iba, matyaga, pinupuntaan sa bahay eh. Eh, tinamad na mag-church eh. Ba't ba tayo magpunta ng church? May Bible study naman dito. Di ba? Tama ba yun? Minsan, ganun, inaalala yan. Pero mas maganda, makakapunta ka rin lang, di ba? Kaya mo yan. Dito tayo mag-aaral lang sabay-sabay at magpupuri sa Diyos. So, number one, bakit tayo nanghihina? Walang pagkain. Or merong pagkain, wala ka naman doon sa kainan. Di ba? Yan ang problema ng mga Kristiyano. So, kailangan magpailalim ka sa church, sa pastor. Amen? Hanggang magyabang, ha? Kaya ko yun, babasahin ko lang yung Bible, okay na ako. Buti nga akong ganun, hindi ganun ang style ng Diyos. Amen? Kaya nakakaawa sila, naawa sila, si Jesus sa kanila, establish niya yung church, yung iba naman ayaw pumunta sa church. So, ikaw magugutom, spiritual, amen? Amen. So, sana maging matalino tayo. Number two, ano pa yung mga nagpapahina sa atin? Bukod sa walang pagkain, meron ako dito ng dalawang verse. So, point number two, Psalms muna. 27. Kaya nyo mas mabilis dyan. Verse 13, pakibasa, ready, go. I have fainted, unless I have believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Ako'y nanghina, ako'y manghihina, kung ako'y hindi maniniwala, di ba? Unless I believe, okay? At sa, sabi sa Genesis, ito yung si Jacob. Ano nangyari kay Jacob? Alam nyo kay Jacob, di ba? Namatay daw yung kanyang Joseph, yung anak niya, pero hindi pala. Nung nakita niya na, ay buhay pa pala, ito yung sabi sa kanya. And told him, saying, Joseph is yet alive. And he is governor over all the land of Egypt. And Jacob's heart fainted, for he believed them not. So alam nyo ba, pag hindi kayo naniniwala sa tamang magandang balita, ano mangyayari sa inyo? Baliktad, di ba? Sa halip na panlakasan siya. Kasi dapat ito yung iniintay niya, si Joseph eh. Buhay pa pala yung anak ko. Pero hindi siya naniwala. Kaya sabi dito, his heart fainted. So, doon medyo mixed to eh. Kasi ibig sabihin, parang kasi kala niya nga patay na si Joseph. So, ang lesson natin dito, ano? Kailangan mo manampalataya. Okay? Pag ikaw hindi naniniwala, ito lagi yung illustration sa mga soul winning. Sa soul winning tayo. Kasi binabasa ko yung mga tao eh. Bakit itong taong to hindi maligtas? Eh, available naman, yung mga bata nga naliligtas, bakit ito? Hindi. Ang lagi ko nakikita dyan, yung mga tao kasi hindi naniniwala. Ibig sabihin, ni ayaw nilang paniwalaan na pwede silang maligtas. Yung iba, ganun. Iba, naniniwala may Diyos. Paano maliligtas? Iba, naniniwala, lahat ng religion niya, peke lahat yan. Hindi mo naisip na kung may peke, may tunay kaya, di ba? So, maniwala ka at least. Bigyan mo ng chance yung tao. Siya sinasalta ng Diyos. May sarili ka namang utak. Itingnan mo. Kung tama ba yung sinasabi o hindi. Pero iba, hindi naniniwala na eh. Eh, wala. Lahat siyang peke. So, walang tunay. Ano pinepeke nila? Walang tunay. May tunay. Amen? So, ganun din ang Diyos. Dapat maniwala ka may Diyos. Na mabuti ang Diyos. So, yun lang yan. So, nangihina ka kasi parang wala ka ng pag-asa ba? Parang gano'n, parang, eh, wala lahat yan. Diba? Wala yan. Eh, mga, yan, mga wala rin sa church yan, mga kasama ko. Masyado negative. Okay, iba sa atin dito, wala na, pero hindi lahat, diba? So, may mananatili kasi dapat manatili. Iba-iba tayo ng ano eh. Nakita ko yun sa amin, sa mother church, yung iba doon, nadala niya, diba? Inakay niya yung kaibigan niya. Bandang huli, siya yung nawala. Pero yung kaibigan niya, yun yung active na active. So, hindi mo masabi yan eh. Kaya ako minsan nagtatampo rin ako pag wala iba sa inyo. Pero, alam ko na yan eh. Kung tatamad-tamad ka dyan, mahina-hina ka, ikaw may iwanan. Amen?
ikaw ang walang blessings sa Diyos. Alam mo ba? So number one, walang, kulang ng pagkain, nangihina. Anong solusyon doon? Eh, di kumain. At sa kanina, spiritual, maghanap ka ng maayos na church. Para tuloy-tuloy ang kain mo. Pangit naman nung magaling ka ngayon, mataba ka ngayon after ilang, yun nga, pinuntahan namin may kasakit. Kapatid din namin yun eh. Kaso nanghina rin. Spiritually, ngayon, may sakit na. Pag tinignan mo, nakakaawa. Isamantalang dati, nagmamalaki, sabi nila, nagmamalaki daw sa Panginoon. Kasi nga, mayaman eh. Maganda yung katawan, lahat. Sobrang ganda ng katawan ng babae. No? Eh ngayon, nagkasakit. Pag tinignan mo, talaga nakakaawa. Kasi di siya lumapit eh. Sa Diyos. Amen? Iba sa inyo, gano'n, huwag niyo saan magmalaki. Amen? Kahit sino yung, ito, buti pa sila, hindi na nag-church. Tapos, ang saya-saya nila, di ba? Gumagala lang sila pag Sunday. Mag-ML lang. ML-ML. Pero spiritually pala, gutom na. No, malnourished na. Nakita ko yung malnourished. Yung pinapakita nila dati dito. Kawawa, di ba? Binsan, ganun tayo spiritual eh, mga Kristiyano. So, kumain. At especially, sa church. Para maayos yung kakainin mo. Amen? Yung ibang mayaman daw, may sariling chef eh. Yung mga mayaman, may sariling chef kasi nga, yung iba, pag sobrang lahat na ng masarap, nakain mo na gusto mo. O, ganun din sa church. Alam nyo, gusto nyo ba yung ano, nakikinig lang kayo online, hindi ka naman kilala nun eh. Mag-i-preach yung God is love. Hindi naman akup sa iyo kasi nga, hindi ka naman taga dun. Amen? Kinakalakal nila yung ano, salita ng Diyos, yung sinabi sa Bible. Kaya masarap talagang kainan yung sa church kasi kilala ka ng pastor, iahain sa'yo yung dapat sa'yo. Amen? Eh, naalala ko ito si Pacquiao, ganun din niya, yung mga boksingero. Hindi lang basta masarap, dapat healthy. Hindi dapat mataba or something, hindi ko alam yan eh. Pero yung nagpapakain sa'yo, ang laki ng pakinabang mo dyan. Amen? Kung Kristiyano ka, wala ka sa church, malnourished ka ngayon. Pakain-kain ka lang doon sa online. Alam mo, spiritual ka na. I-share mo na. Yung pala, false teacher pala. Pag sinabi yung pang, uy, mali sinasabi yan, galit ka pa. Karamihan ang sikat na preacher, madalas, false teacher yan. Andahan niya yan. Hindi tayo mag-ano dyan, sa kanila lang. Ano, yung pangalawa, hindi naiiniwala, kaya nangihina. Pangatlo, hindi na marami, hindi tayo matapos siguro. Yung iba nangihina, alam niyo bakit? Basahin natin. Leviticus. Sabi dyan, and upon them which are left alive, so yun, may mamatay, di ba? So marami daw mamamatay kasi ito yung sinasabi niya pag lumayo, ito actually mga kalaban ng Diyos, okay? So number one muna, number three, punishment from the Lord. Yung iba ay nangihina kasi pinarusahan sila ng Diyos. Di ba? So number, under that, yung mga kalaban muna ng Diyos, okay? Yung mga kalaban ng Diyos, kaya gusto mo mag-side sa kalaban ng Diyos? Okay, sino bang kalaban ng Diyos? Mali, mga bakla, ganyan. Sikat na sikat yan, di ba? Kala nila ng June, kala nila sa kanila ng mundo eh. Lahat ng kumpanya, kinakampihan sila. Kaso, ang dali naman banatan nyo, di ba? Hindi yan totoo. Pinipilit mo ibang tao, natanggapin ka. Ikaw nga, hindi mo tanggapin sarili mo. Okay? So, madali silang ilaglag. Kaya sabi dito, yung mga kalaban ng Diyos, ito yung mangyayari sa kanila. In a pandemic that are left alive of you, I will send a faintness into their hearts and the lands of their enemies, and the sound of a shaken leaf shall chase them, and they shall flee, and fleeing from a sword, and they shall fall when none pursue it. So, sobrang hina. Hindi na nga sila hinahabol ng kalaban nila, mamatay pa sila. So, sobrang hina. Gusto niyo ba yung ganon? Di ba? So, pero pag pinarusahan ka ng Diyos, ganon mangyayari sa'yo. Sa Isaiah, ito naman. Isaiah. Ang dami natin Bible ngayon eh. Isaiah. Asan si Isaiah? 29.
8, kayo naman po magbasa. Ready, go. It shall be when he has written a hand in hand, in it, and behold, he keepeth, but he knoweth, and his soul is empty. Or as when a thirsty man dreameth, and behold, he drinketh, but he awaketh, and behold, he is faint, and his soul hath appetite. So shall the multitude of all nations be that fight against Mammon. Iyon, di ba? Kung kalaban mo ang Diyos, ano mangyayari sa iyo? Alam nyo ba kaya mayabang yung mga atheists? Minsan, di ba yung iba dyan, mayaman eh. So, kailan lang, si Jeff Bezos daw, wala lang nyo, pinakamayaman tao ngayon. Sa palagay nyo, kung ikaw, yumamang ka, saan mo gagamitin yung pera mo? Yes, siya. Saan mo gagamitin yung pangalan? Ay, yung pangalan. Yung pera mo, yumamang ka, katulad ni Jeff Bezos. Kailan mo yun? Mayari na Amazon. Ang dami yung pera, anong gagawin mo sa pera mo pag yumamang ka? Sobrang yaman, di mo na kailangan kasi may pagkain ka na. Savings ka na. Pero ito lang, gamamatay ka, pati anak mo, apo mo, meron na. Anong gagawin mo sa pera mo? Di mo alam kasi di mo pa naisip, di ba? Okay, isipin mo na. Okay, isipin nyo na. Ikaw ano, Yash? Yanis. Mahirap? Okay, so itutulong mo sa mahirap, sobra-sobra na yung alam nyo ginawa ni Jeff Bezos. Ha? Balitang-balita yan eh. Naglakbay sa space. Yan ang ginawa nila kasi dami kong pera. Baka paglakbay nga sa space. Uy, nakita ko yung space. Balik ulit. Tapos. Ba't mo nasabi yun? Kasi yung mga kalaban ng Diyos, eh tayo ngayon, nangangaral tayo, wala lang tayong pera, pero kalaban mo ang Diyos. Eh, kahit ito na, nare-relate ko kasi sa mga, kahit sa church. Yung iba, kalaban ng Diyos dito. Yung iba, kala mo kung sino. Yung iba, binabali wala yung church. Yung iba, binabali yung pastor. Wala kang pakilam dyan. Basta, kahit di ako turuan ng salita ng Diyos, yaman ako, ganyan, successful ako. Pero dinidescribe dito yung mga kalaban daw ng Diyos, nakakagaling ng salita ng Diyos. Naintindihan nyo ba? Kinukumpara sila sa isang taong gutom. Sinong gutom na? Okay, pagkain tayo dyan. Pero parang, di ba, naranasan yung gutom ka? Wala akong pagkain, tulog ko na lang. Sa pagtulog mo ngayon, nanaginip ka ng pagkain. O di okay na, di ba? Gutom ako, meron akong pagkain ngayon, di kain ka ng kain ngayon. Inong, busog na ako. Pag-gising mo, gutom ka pala. So doon kinukumpara yung tao pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos. Sobra yun, di ba? Pinahili ka pa. Sa Tagalog yan, pinahili. Ininggit ka pa. Yung pala, wala rin. Alam nyo, ganun yung mga kalaban ng Diyos eh. Itong mga churches na kala nila, spiritual sila, hindi pala sila ligtas. Imagine mo yun. May mga churches na kala nila, magaling sila, hindi pala sila ligtas. Impyerno pala sila. Gusto mo maging ganun? Paawit-awit ka pa dyan. Praise the Lord, hallelujah. Namatay sa impyerno. Diba? So kaya mag-iingat kayo. Ang sabi ko dito, pag pinarusahan kayo ng Diyos, gutom kayo. Spiritually saying, gutom ka. No? Marami parusahan ng Diyos, pero isa yan, gutom. Okay, may sinasabi rin sa akin yung mga pastor dati. Kaya naintindihan ko na ngayon eh. Dati narinig ko lang, kala ko itong mga pastor, parang nagkukwento lang para sa sarili nila. Pero nung medyo nagmamature na ako, nakita ko na ngayon, ganun din. Eh, kinukwento yung isang pastor na hindi ko makakalimutan kasi talagang kitang-kita ko sa itsura niya. Ano, may galit din siya eh. Kasi meron daw siyang tinulungan. Tapos, yun nga, naging Kristiyano naman, naging member sa church. Tapos, bandang uli, nagmalaki sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ko kailangan church. Dating mayaman, naging mahirap. At ang term niya doon, sabi ko, hindi ko makakalimutan, sabi niya, walang-wala. Walang-wala, sobrang wala. Dati, mayaman sila, biglang, walang-wala. So, pwede ba mangyari yun? Yung sinasabi dito, eh, kinakalabanin mo Diyos. Kala mo, mayaman ka na, saglit lang yung pera, nawawala yung kalusugan mo. Marami, nagkasakit ka. O, nasa na ngayon ang kayamanan mo? Gagastusin mo sa
Hospital. Yung hospital, mahal na mahal kanya mga doktor. Alam nyo ba yun? Mahal na mahal kanyan. They care about you. Kaya yun nga, nakausap namin pambira sa gastos pa lang, doon ka magkakasakit eh. Isang araw, 20,000. Ay, hindi ka pa magaling, oh. Ng isang buwang ka dito. Ubus yung pera mo doon, amen? Sabi nyo, huwag nyo i-wish sa ibang tao, pero ganun talaga nangyayari doon pag kinalaban mo ang Diyos, amen? Ngayon pa nga tayong verse dito eh. Ano tayo? Jeremiah. Puro gutom lang yung pinag-usapan natin, tsaka panghihina. Para hindi natin gayahin. Amen? 20. It, alam niyo yung kwento ng Jeremiah? Jeremiah po ay prophet ng Diyos. Sabi niya, masasakop na tayo, makinig kayo sa akin, tumalikod na kayo sa kasalanan, sumunod tayo sa Diyos. Hindi nangyari yun sa karamihan sa kanila. Ano nangyari? Sabi dito, ito yung sabi ng Diyos, ito naman kalaban nila, mamaya tayo sa Israel. Doon muna tayo sa kalaban ng Diyos. Concerning Damascus, Hamat is confounded in Arpad, for they have heard evil tidings, they are faint-hearted, there is sorrow on the sea, it cannot be quiet. Sa Tagalog, winawaningan sila, masasakop sila, at pag ikaw sasakupin ka ng, unay tayo, China, sakupin tayo, mautuwa ka, makita mo, ang dami nilang balil tayo, wala. Pupunta pala tayo doon namin. Pero ang sinasabi ko lang dito, pag hinusgaan ka ng Diyos, takot ka. Amen? Sabi diyan, faint-hearted. Talagang nangangatog na. Ezekiel 31. Ezekiel 31. Nasaan na ba yun? After na Isaiah. Ito. Lamentation. Ezekiel. Ganon din po sa Ezekiel, winawalingan niya rin yung kababayan niya, pero yung ibang tao din, winawalingan niya rin. Sabi dito, they say the Lord thy God, the Lord God, in the day when he went down to the grave, I caused a mourning, tama ba to? I covered the deep for him, and I restrained the floods thereof, and the great waters were stayed, and I caused Lebanon to mourn for him, and all the trees of the field fainted for him. Sa Tagalog, yung sabi-sabi noon is, yun nga, pag nasakop sila ng kalaban, ano mangyayari sa mga resources nila? Ubus yun. Okay? So kaya, pag pinarusahan ka ng Diyos, talaga manghihina ka. Kaya, actually, dapat huli to eh. Anyway, so, at least alam nyo, huwag natin kakalabanin ng Diyos. Dito naman tayo sa mga dito pala dapat. Anyway, kalaban pa rin ng Diyos. Joshua 2. Alam niyo yung kwento ng Joshua? Hasakupin nila yung mga kalaban. So kasama nilang Diyos, nabalitaan ng mga kalaban, ang bira tong Israel na to, natuyo yung dagat para sa kanila. So ngayon, nababalitaan sa kanila, and she said unto the men, I know that the Lord had given you the land. Ano nagsasalita dito? Si Rahab, the harlot. So, doon siya taga Jericho siya, di ba? Sinasabi niya, alam na namin, matatalo niyo kami. Bakit daw? That your terror is falling upon us. Takot na kami sa inyo. And all the inhabitants of the land faint because of you. Yan ay judgment ng Diyos dito sa mga tao na galit sa Diyos. Amen? Yung mga hindi sumusunod sa Diyos. So, ganun ngayon. Kaya minsan napansin ko rin, yung iba dito ayaw umatin na. Uy, nahihiya ako. Sabi ko, welcome kayo dito. May ginawa akong masama, pastor. Magsisi ka, talikuran mo yan. Matin ka lang sa church. Hindi naman kita. Pero sila na mismo nahihiya. Bakit? Kasi nga, baka may sinabi pang mali sa church. Iba, ganun eh. Diba? So, kaya ikaw yung manghihina. Katulad dito, hinang-hina. Takot na sila. Takot na takot. Hinang-hina. Kaya later, pag sinakop sila, wala na silang laban. Takot ka na eh. So, ganyan ang judgment ng Diyos. Okay? So, dito naman tayo ngayon sa mga tao ng Diyos. So, kasi hindi lang po ngayon yung Israel, sinamaan ng Diyos, di ba? Pero hindi lagi kasi nung sila naman tumalikod sa Diyos, parusa rin sa kanila. Okay? Isaiah tayo, kanina sa ibang nation, ha? This time, sa
sa kanila, sa mga people of God. Sino yung people of God? Nung panahon nila ng Israel, Israel yun. Okay? Yung sabi dito, why should you be stricken anymore? You will revert more and more. The whole head is sick and the whole heart is faint. Ibig sabihin, wala nang natira sa inyo, pinarusahan na kayo, ayaw nyo pa sumunod sa Diyos. Parang, nari, anak ko, pinalo ko na, pak, pak, pak. Wala nang paglagyan yung palo. Diba? So, tapos hindi pa rin susunod. Parang tatakakano, ang kailangan dito. Kasi sabi ng Panginoon doon, gusto nyo pa masaktan? Parang gano'n. Hinang-hina na nga kayo eh. So, pero yan ang parusa sa kanila ng Diyos pag sila hindi sumunod. Amen? Kaya nga, pag nag-soul winning tayo, inaalam ko eh, bakit kayo? Ba't kayo magtiwala sa Diyos? Eh, kasi naman, eh, yung tatay ko, namatay dahil ano, adi kasi, na binaril ng polis, kunwari. Tapos yung anak ko naman, loko-loko rin. Tapos yung nanay ko, panay sugal. Kunwari lang, ha? Tapos ako, magtiwala pa ako sa Diyos. Ano ba yun? Dapat ka lalo ka magtiwala sa Diyos, paano di ka magaya doon, di ba? Nakita mo, pinarusahan sila ng Diyos, tapos, anong gagawin mo ngayon? Eh, parusahan na rin ako ng Diyos. Mali. Kung ikaw matalino ka, kaya sinasabi ng Diyos dito, eh, pinarusahan ko na nga eh. Whole head is sick. So, you mean, dami nyo ng tama eh. Itong time na to, talagang dami ng parusa sa Israel. Sinakop na yung, nasakop na sila ng ilang beses dito, nakarecover lang. Sabi ng Diyos, tutuluyan mo kayo pag talagang di kayo sumamba sa akin. Yung sabi ng Diyos sa kanila. So, ganun din tayo minsan, mga Kristiyano. Winawarning na, binabaliwala mo yung church. Sa palagi mo, natuwa ang Diyos doon. Bukod sa kanina, magugutom ka, talagang di mo natuwa ang Diyos sa'yo. Sasamba ka pa sa Diyos-Diyosan. Amen? So, mag-ingat ka dyan. Hindi mag-ingat, talagang matakot ka. Ano pa, marami pa. Dito tayo natapusin na natin dito, ha? Isaiah pa rin, 10:18. Sali, halos pare-pareho ito eh. Iba-iba lang yung pagkakasabi. Sabi ito, 4 Isaiah, mali ito, 18. Therefore shall the Lord of hosts, send among his fat ones leanness. Okay? Yung mga fat, ibig sabihin, mataba, malusog. Sabi, mayaman yan. Anong sinend niya? Leanness. Kapayatan. Okay? Ibig sabihin lang, ginutom. Basically. And under his glory, he shall kindle a fire like a burning of a fire. Okay? Ama ba itong verse ko? 18 pala. Ganun din yun. Anyway, so 18, dito yung manghihinala sila. And shall consume the glory of his forest and his fruitful field, both soul and body, and they shall be as when the standard bearer fainted. So pag sinabing standard bearer, ito yung ano eh, yung nangunguna yan sa gera, siya yung nagdadala nung flag nila. Kasi pag nakikita mo yung flag, kahit malayo ka, uy, sumusugod sila, oh. Lalakas yan, oh. Yeah, sugod tayo. Eh pag yung standard bearer, uy, nalaglag yung flag. Ano nangyari kaya doon? Malamang patay na yun. Or nangihina. Diba, sa halip na pasugod, huminto. So, alam mo, gano'n niya, pag pinarasahan kayo ng Diyos, sa halip na umabante kayo, yung ibang bansa, nabanggit ko kanina Venezuela, yung US, yung China, humihinto rin. Supposedly, tuloy-tuloy yan eh. Yung Japan, di ba? Alam niyo, yung Japan, dati, sobrang yaman niya, ngayon, nag-slow down din. So, wala na silang mga anak, di na sila nag-anak. Gusto nila, robot na. Kapag ito ba yung robot? So, ganyan niya, pag pinarasahan kayo ng Diyos, kahit anak kayo ng Diyos, manghihina rin kayo. 51:20. Ulit-ulit po ito. Actually, pinakamarami kong verse sa mga people of God. Kahit ikaw ay people of God, pag nanghina ka, pag di ka sumunod, manghihina ka rin. Thy sons have fainted, they lie in the head of all the streets. Ito, nakita naman yung nautulog sa daan. Kaya minsan, di ba? Saan kaya nang galing? Saan kaya nakatira to? Pag inalam mo yung story ng buhay niya, malungkot yan. Okay? Kasi, ba't ka itira sa daan, di ba? Ito yung sinasabi dito. Pag kayo, lumayo kayo sa Diyos, ito mga yung mga anak nyo, manghihina, at dyan na sila matutulog sa daan.
as a wild bull in a net. Kung sinabi wild bull na yun, nahuli. Ang pinag-usapan po dito, masasakop nga yung bansa nila. They are full of fury of the Lord, the rebuke of thy God. So, gusto niyo maging mahina? Huwag. Okay? Tapusin natin to, Isaiah 13. Ito naman, ang kalaban ulit ng Diyos to. Kanina, kalaban ng people of God. Tapos kanina, kalaban ng yung mismong God's people. Ibig sabihin, mga Kristiyano to na lumayo sa Diyos. Ngayon naman, yung mga kalaban ng Diyos talaga. Iba pa po yung kalaban ng Diyos, kalaban ng anak ng Diyos eh. Ano mangyayari sa kanila? Ganun din. Therefore, shall all the hands be faint and every man's heart shall melt. So, pag binasa niyo yung context ito, ito po yung mga taong day of the Lord to eh. Okay, binag-aralan sa Revelation. Ano mangyayari sa kanila? Pag di ka naligtas, maiiwan ka din sa earth. Papatusahan yung earth ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo? Masama ka dun. Though ito is meron tong context ng nasa kanila lang, pero still, pagkalabang ka ng Diyos, pag pinarusahan ka ng Diyos, tapos ka. Manghihina ka. At minsan, ang hirap na ang bumangon. Last, alam nyo na sila, kilala niyo si Jonah, di ba? Ito yung mga lingkod naman ng Diyos. Doon tayo punta tayo sa mga lingkod ng Diyos na nag-disobey. Ano mangyayari sa kanila? Ganun din. It came to pass when the sun did rise that God prepared a vehement east wind and the sun beat upon the head of Jonah that he fainted and wished in himself to die and said, it is better for me to die than to live. Nakakita na ba yung ganun tao? Sana mamatay na ako. Minsan sa Facebook may mga ganyan eh. Mga bata pa. Nagkaroon na busted lang. Gusto nang mamatay. Tama ba yun? Hindi lang nakapag-enroll this year. Gusto nang mamatay. Sa Korea daw, ganun. Pag hindi lang sila nakapasa ng kanilang parang NSAT nila, pakamatay na yun. Kasi walang mangyayari sa buhay ko. Mag-K-pop ka na lang. Hindi. Lalong walang mangyayari sa buhay mo. Pero yan, pag pinarusahan ka, kahit lingkod ka ng Diyos, lingkod ng Diyos si Jonah. Siya ginamit ng Diyos, at ang ginawa nga nangyari nga doon actually, na hindi naman naligtas ng kaluluwa, naligtas yung kanilang bayan sa siyang nakapamakan. Hindi sila nasakop kasi sila ay nag-repent. Sila ay nagbago at talaga nagsisi sila. Which is good, di ba? Pero ito, lingkod ng Diyos, ayaw niya ng ganun. So minsan tayo, ganun sa church din. Mare, yung church natin, puro focus sa soul winning. As titingin ka doon sa ibang church, sa kanila may mga ano eh, may mga program. Pang kukit nila, oh. Mayroon pa silang ano, yung log, may logo pa sila sa church. Ayan. Puro paano eh, pa-programa eh. Sa dahil din, puro soul winning dyan eh. Parang ganun si John eh. Kung ano yung maganda, ayaw niya. Kung ano yung gusto ng Diyos, ayaw niya. Anong nangyari sa kanya? Nanghina rin siya, bandang uli. Okay? At ayaw nyo manghina, amen? Gusto nyo, Kristiyano kayo, tuloy-tuloy ang paglago nyo. Habang tumatagal kayong Kristiyano, nagmamature. Lumalakas, tumatalino, pinagpapala ng Diyos, amen? Yung iba kaya hindi wala eh, hindi pinagpala ng Diyos. Kasi hindi ka naman sumusunod eh. Bandang uli, galit ka. Hindi ako pinagpala ng Diyos. Pero ikaw pala yung may kasalanan. Okay, so dyan muna tayo matatapo. So ulitin ko lang ha. Number things that make us faint. Number one, lack of food. Spiritually, wala kang guidance ng church, ng pastor. Unbelief, di ka niniwala. At pangatlo, dito tayo natapos, punishment from the Lord. Eh, ba't naman kasi paparusahan pa tayo ng Diyos eh? Ganun talaga. Ano pwede sabihin ng Diyos? Huwag mong pangsahan ha. Darating nyo pag di ka sumusunod. Amen? Yes. Ngayon, pag... ano pala yung ano dito? Hindi ko nabanggit. So, pag lack of food, hindi kumain ka, yun ang solusyon. Pag unbelief, tingnan mo yung katotohanan, paniwalaan mo. At dito naman sa pagpinarusahan ka ng Diyos, anong gagawin mo dapat? Repent. Hindi yung magtitigas-tigas ka pa dyan. Dahil sa kakulitan ko, eh, mga babae, di ba?
Sabi sir, puro TikTok ako, nabuntis ako umaga. Anong gagawin mo pag ganun? Lalo ka magre-rebelde sa Diyos o baka gusto mo magsisi, di ba? Magsisi ka, dami na kami cover na ganyan. Kung sabihin, wala na akong pag-asa, maniwala ka sa Diyos. Bumalik ka sa Kanya, amen? At makaka-recover ka pa, may kilala kaming ganun. Ang pangit nga lang, kasi may anak siya eh. Pero, pinagpala pa rin ng Diyos, kahit paano. Siyempre, ibang blessing, wala na, hindi na mababalik yun. Hindi ka na magkakaroon ng maayos na asawa, siyempre, di ba? Aasa ka pa ba nun? Di ba, yung matino, papatalo ba sa'yo pag na, di ba, mahirap na. Pwede siguro, pero medyo, may kilala kaming ganun eh. Pero hindi na sila umaasa, pero at least, pwede ka magpalain ng Diyos sa ibang bagay. Amen? So, pero bumalik ka sa Diyos, amen? Pinarusahan ka na, alam mo, ang tindi pala ng Diyos pag siya nagparusa. Kala ko, mayaman na ako, wala rin pala. Maniwala ka, yung mga, ano. Anyway, sige, mamaya, ang dami pa nito. So, mamaya yung, syempre yung kaaway, nakakapanghinayan, yung pagpagod ka sa battle o kaya sa trabaho, old age, trouble and sorrow, no entertainment fun, and then lack of prayer. Yun yung mga nakakapagpahina sa atin. So, mamaya tatakil natin yan mamaya nga po. Amen? Roto ba kayo? Basta negative naman yun. Binanggit naman natin yung ano, di ba? Positive. No? Wala ka ngayon, di may solusyon, di ba? So, let's pray. Lord, maraming salamat sa topic namin ngayong umaga, Panginoon. Nakita namin minsan na yung iba nanghihina. Kami mismo, Panginoon, nanghihina. So, I pray na makita namin, makareflect kami. Yung mga bagay, Panginoon, iisa-isay namin bakit kami nanghihina, posibleng manghina, Panginoon, iwasan namin ito. At kayo pong kumilos din sa amin, Panginoon, tulungan nyo kami ma-eliminate ito sa aming buhay, matuto kami, iwasan namin ito, at kabaligtaran po nito ay kami po'y maging malakas. Dahil may iwasan namin itong mga nakapagpahina pala na ito, kami po'y maging malakas sa inyo, Panginoon, matuto kami sa iyong salita. Kami po'y lagi sa church, lagi mong maikinig, practice ng pananampalataya, lilingkod, at pag pinagpala nyo kami, makita namin pala ganun pala yun. Hindi namin kailangan manghina, at kung talaga nangihina, Panginoon, tulungan nyo po ulit kami. So, kayo po'y gawin namin lang yung dapat kaya namin gawin, Panginoon, at kayo po'y tutulong sa amin. Ganun pa yung mong lalati, Panginoon, pray namin ng pagkain din po, pasalamat sa naghanda, kayo malulati, basbasay nyo po ito. In Jesus' name.